Bakit natin ikukumpara yung ginawa nilang pag-alikan sa pagsusubuhan ng kick nitong si Vice Ganda at nitong si Ion Pires? Pinupuri ko tong si Rendon Labrador. Pinupuri kita dahil ngayon ka lang tumama. Paano na kapag nagkaroon ng gira? Paano nyo may pagtatanggol ng ating bayan kung puro na tayo kabadingan sa lipunan? Magandang umaga sa inyong muli, mga busing. Ito ang inyong lingkod, Mr. Bin Guapo ng Kabab. Maligayang pagbabalik. Magkape muna tayo dahil mainit pa sa kape ang ating nasagap na balita. Ha? Pinapainit talaga ang ulo ko ngayong umagang to. Nung makita ko tong video, hindi ko malaman kung gawain ba to ng taong nag-iisip. Pinupuri ko tong si Rendon Labrador. Pinupuri kita dahil ngayon ka lang tumama. Dahil sa pagpunang nito, sa pagpuna mo kay Vice Ganda at sa kanyang kinakasamang si Ion Pires, sa ginawa nila sa National TV kung saan sinuchup-chup lang naman nila yung kanilang daliri. Ito, yung icing ng cake. Sa tingin niyo mga busing, sa tingin niyo ba, tama yung kanilang ginawa sa harapan ng maraming taong nanonood kasama lalong-lalo ng mga bata, na kumbaga yung tema ng kanilang show ay tungkol sa mga bata. Tama ba ang kanilang ginawa? Tingnan nyo kung anong itsura nila dito. Sa picture na to, ayaw ko nang ipakita ang video dahil ako'y nasusuka. Hindi ko makakaya. Ha? Ang inyong lingkod ay pinupuna ang tama. Pinupuri ang mali. Oh, baliktad na rin tayo. Ha? Baliktad na rin natin. Kung gano'n na lang talaga ang ipapakita natin sa ating mga kababayan. Tinikman mo, isinubo sa iyong bibig at doon sa partner mo pa. Na alam nyo naman kung ano sila. Sa tingin nyo magiging magandang halimbawa kayo sa mga bata na ito ang ipapakita nyo sa harapan ng National TV. Hindi natin ito mapapalagpas. At itong si Mr. Rendon Labrador ay tumawa dito sa kanyang pagpuna dito kay Vice Ganda. Hindi naman namin kayo inuhusgahan kung kayo'y nagpakasal, tinatawag nyo pa yung sarili na mag-asawa kayo. Sa mata ng tao, pwede kayong maging mag-asawa. Pero sa mata ng Diyos, hindi pwedeng baguhin ang kasulatan na pwedeng magpakasal yung lalaki sa lalaki, yung babae sa babae. Tanggap na kayo ng lipunan, pero bilang isang salamin ng mga tao, lalo na ng mga kabataan, na kayo ang tinitingala. Ay hindi tama itong inyong ginagawa. Ha, mga busing? Ha? Anong klaseng gawain nyo? Sabihin na yung nagbibiroan kayo dyan sa harapan ng TV, ng National TV. Ha, hindi dapat. Talagang fascinating, entertaining to the max yung ginawa nyo sa National TV na nakasaksak pa yung intuturo nyo, ha? Sa bibig nyo habang nilalasap nyo at nakapikit pa kayo. Ano ang magiging reaction nito sa mga bata? O ano yung magiging tingin nito sa mga bata? Na alam naman ng mga bata kung ano kayo, ha? Kumbaga, normal na lang ba to? Normal na lang na gawain? O normal na lang na action ng isang tao? Kaya kung makikita nyo, ha, yung si Vice Ganda, simula nang lumabas sa TV, ha, sa totoo lang, base sa aking obserbasyon, ay marami ng bata pa lang, ay bakla na. Ha? Yung hindi dapat maging bakla, nagiging bakla. Bakit? Siya yung tinitingnan na modelo nila. Siya yung, kumbaga, role model
Kaya para sa mga bata, tama yung kanilang ginagawa. Sabi nga, ha? Sa mata ng bata, ang maling gawa ng matanda ay tama. Yun. Dahil tayo ang salamin ng mga bata. Tayo yung role model nila. Ha? MTRCB, napansin nyo naman siguro to. Dahil nga sa ginawa nitong si Rendon Labrador. Yan, si Mr. Rendon Labrador. Salamat sa iyo. Kasi wala tayo ditong pinapaligan. Doon lang tayo sa tama. Kung ano yung tama, tama. Pupurihin natin. Kung ano yung mali, tutuligsahin natin. Yan tayo mga kakabag. Wala tayong pinapaligan. Doon lang tayo sa totoo. Ha? Doon lang tayo sa tama. Wala tayong inaapakan dito. Hindi tayo bias. Alam niyo, kung hindi natin papansinin ng ganitong gawain o ganitong pagpapakita ng kalaswaan sa national TV, ay magiging normal na lang para sa atin. Ha? Para sa mga artistang to, hindi naman natin nila lahat. Magiging normal na lang sa kanila na parang sa kanila ay tama na lang. Hindi pwedeng kung ano yung gusto nila ay basta na lang nila sasabihin sa harapan ng TV. O kaya kung ano yung gusto nila ipakita ay ipapakita nila. Dahil ba kung maging normal na lang to balang panahon kung hindi natin papansinin o tutuligsahin. Kumbaga, magiging system na lang ito ng kanilang pagkatao o kaya ng lipunan. Kasi nga, para sa kanila, normal na lang itong gawain. So ano na lang gagawin ng mga bata? Natural. Para sa kanila, normal na rin. So gagayahin nila kasi akala nila tama. Para naman sa iba, ha, na pumapanig dito kay Vice Ganda at sa kanyang asawa na si Ayong, ay normal lang daw ito. Wala naman daw pinakita ng kalaswaan. Eh baka gawain nyo rin para sa kanyo, para sa inyo, ang ganyang bagay na pinakita ay pangkaraniwan na lang. Kasi nga, gawain nyo rin. Alam nyo, nire-respeto ko ang lahat ng gender o anuman kayo, LGBTQ o plus society. Sa kabilang banda naman mga busi, alam nyo naman ang ating National Martyrs of the Philippines na si Mr. Rendon Labrador ay napuna itong paghahalikan ni na Senator Tito Soto at ang kanyang asawang si Helen Gamboa, kung saan ayon sa kanya ay dapat nilagay daw ni Tito Soto kung ano siya sa lipunan. Kumbaga hindi daw tama yung kanyang ginawa, nalikan yung kanyang asawa o may bahay sa harapan ng National TV. Dito naman ako, hindi isang ayon sa sinabi niya o sa kanyang pagpuna. Dahil wala naman ako nakitang masama sa ginawa ni Tito Soto sa kanyang asawa o sa pag-aalikan nila. Bilang mag-asawa, alam na natin na mga lulot lola na to, na dapat nga umangap pa tayo sa kanilang pinakita sa harapan ng madla kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Mga lulo't lola na sila, may anak at apo na. Kumbaga ang kanilang pagsasama ay legal. Bakit natin ikukumpara yung ginawa nilang pag-aalikan sa pagsusubuan ng kick nitong si Vice Ganda at nitong si Ayon Pires? Na alam naman natin kung ano ang kasarian itong si Vice Ganda. Natural, yun ang papasok sa utak o mata ng mga bata dahil alam nila ang kasarian ni Vice Ganda. Malaki ang naging impluensya nitong si Vice Ganda sa ating mga kabataan. Ha? Yung ating kabataan ngayon, simula na naging artista to si Vice Ganda, at naglabas ng kanyang pagkatao. Ha? Ang mga kabataan natin ngayon ay kadalasan ay malalamya na. Itakot nga mag-ROTC. Ha? Malalamya. Bakit? Bata pa lang,
nagiging bakla na. Yung hindi naging bakla, nagiging bakla. Akala nila yung pagiging bakla ay tama. Dahil yun ang nakikita nila sa kanilang mga inodulo. Wala naman kaming pakialam sa pagiging bakla nyo. Pero huwag nyo namang ikalat ang lahi nyo. Ha? Papaano na kapag nagkaroon ng gira? Ha? Papaano na kapag nagkaroon ng gira? Paano nyo may pagtatanggol ng ating bayan kung puro na tayo kabadingan sa lipunan? Ha? Vice Ganda, ilagay nyo yung sarili nyo sa tama. Ha? Kaya yung mga nagsasabing dapat din punain ng MTRCB itong ginawa ni Tito Soto sa kanyang asawa sa paghahalik. Anong klaseng mata meron kayo? Ha? Mga bossing, anong klaseng mata meron kayo? Bakit nyo ikukumpara itong paghahalikan o paghahalik ni Lolo Tito kay Lola Helen sa pagsusubuan itong icing ng cake ni Vice Ganda at ang kanyang kinakasama? Wala tayong pakialam na nagpakasal sila, lalaki sa lalaki. Sabi nga, yan ay batas, yan ang batas ng tao, kultura ng tao na pwedeng mabago. Ha? Pero ang batas ng Diyos ay hindi pwedeng baguhin. Lalo na ito ay nakasulat sa banal na kasulatan. Tradition change because people merit, but there are certain laws and behavior na dapat katanggap-tanggap sa lipunan. Kayo ang mga salamin namin na mga kabataan. Ang mga kabataan, lalo na yung mga bata na naiiwan sa tahanan at nagaanap buhay ang nanay at tatay, walang nagmamasid kung ano yung pinapanood nila. Kaya kung makikita nyo, ha? Ang mga kabataan ngayon, iba na yung mga galawan kumpara ng mga panahon. Dahil ngayon ay, kumbaga, normal na lang yung pinaggagawa nyo para sa kanila. Parang normal na lang para sa kanila. So, anong gagawin ng kabataan? Gagayahin kayo. Magkapagtagal ng panahon, mga puse, ha? Pati ang pag-ubad sa harap ng TV ay normal na lang. Huwag naman sana. Kaya kailangan punain na natin ngayon ang mga ganitong gawain na hindi tama. Kaya nga may MTRCB para pumuna sa mga ganitong tao, ha, na baka lumaki ng ulo dahil sa kasikatan. Kaya akala nila yung kanilang ginagawa ay lagi ng tama. Hindi natin yan papalagpasin. Pupunain natin ang mga mali ng mga taong ganito. You are the model of the society. Sa mga kabataan, lalo na yung mga kabataan na hindi nagagabayan ng mga magulang, natural kayo ang gagayahin, mga bossing, ha? Kaya't yung mga taong nagsasabi eh dapat tong si Tito Soto ipatawag din ng MTRCB dahil mali yung kanyang ginawa. Wala akong nakitang mali sa kanilang ginawa. Dapat nga ako'y umahanga pa nga. Kasi bibihira na sa kanila, sa kanilang edad, ang ganun ka-affectionate sa kanilang partner. Ha? O ba, public display of affection daw na sinasabi. Ha? Wala akong nakakitang kalaswaan. Alam nyo naman ang malaswa sa hindi. Ito, ikumpara nyo yung video nila, okay? Picture nila, kung alin yun ang malaswa. Ha? Mag-isip naman tayo. Alam natin, inaangaan natin. Iba-iba yung ating inaangaang tao, inaangaang artista. Pero isipin nyo yung pamilya nyo, kung ano ang magiging epekto nito
kung may anak kayo. Ha? Pwede itong si Senator Tito Soto ay nag-Canadawi lang noong bumisita itong si Madam Helen Gamboa sa show niya. Kaya napahalik siya ng todo. Napakasweet nga. Ha? Pero itong kasweetan ni Vice Ganda at ang kanyang inihero, kaya hindi dapat ito ipakita sa national TV. Dahil alam naman natin kung ano yung kasalihan nila. Kung maaalala niyo sa concert niya, ito. Yan. Yan ang hindi karapat-dapat talaga. Ha? Hindi mo alam kung nag-iisip ba tong dalawang to. O kulang lang sa pansin. Ha? Sikat na kayo. Madam Vice Ganda, Sir Vice Ganda, Sir Iron, Iron Perez, o Iron na. Sikat na kayong dalawa. Huwag na kayong magpasikat pa. Ha? Maging magandang halimbawa tayo sa mga kabataan. Itong gawain nyo, ito yung pinapakita nyo ay hindi dapat. Ha? Sobra na. Eh dapat naman talagang punain kayo. Wala kaming inggit kung sikat kayo. Wala kaming inggit sa katawan kung sumikat kayo o sikat kayo dyan. Pero kaming mga karaniwan tao, ay, dapat mo muna sa mga ginagawa niyong mali. Kaya Mr. Rendon Labrador, kung against ka dito, pinupuna mo itong paghahalikan o paghalik ni Senador Tito Soto sa kanyang asawa. Kung sa iyo ay malaswa, ay wala akong nakikitang malaswa sa kanilang ginawa. Ha? Alam naman natin ang mga lolo't lola ng mga to. At alam ng mga tao kung ano sila. Sila ay legal na mag-asawa. Matagal ng panahon, dekada ang kanilang pagsasama. Dapat nga, hangaan pa natin sila. Dahil pinakita nila sa isa't isa na hindi sila nahihiya na ipakita yung kanilang pagmamahalan na totoo. Ha? Tayo bilang isang Pilipino, alam naman natin kung ano ang ating ugali. Magpakita ng kalandian nila o paglalandian nila. Ha? O sabihin natin kalaswaan, lalaki sa lalaki, magsusubuhan, mag-iispadahan. Sa tingin mo, tama. Kaya naman sana sa mga artista dyan, huwag namang umakyat sa ulo nyo ang inyong kasikatan. Hindi lang dapat itong punain ng ating lingkod. Ha? Basta kabagan kayo sa inyong mga pinagagawa. Lalo na yung mga artista din dyan na nagpo-promote ng mga sugal. Yung mga vlogger na nagpo-promote ng sugal. Yung mga artistang sikat na nagpo-promote ng sugal sa kanilang vlog o advertisement. Ha? O sponsor nila. Mga sir, mga madam, hindi pa kayo matkontento sa yaman nyo? Ha? Pati sugal. Tinuturuan nyo kami na magsugal? Ano na lang ang magiging reaction ng mga bata? Yung pagsusugal ay tama kasi nga pinapromote nyo. Kasi nga para sa inyo ay tama yan. Natural. Gagayahin kayo. Lalo na yung mga kabataan. Ha? So ano nangyayari? Sa pagpupromote yun yan, maraming nasisirang pamilya. Maraming nagiging addict sa sugal. Kikita kayo ng million-million, pero hindi nyo muna alamin kung ano yung magiging bunga ng pagpupromote nyo. Napakaganid nyo. Ganid kayo sa pera. Ha? Hindi kayo makontento kung ano yun na lang yung kinikita nyo bilang vlogger o artista. Gusto nyo pa magkamkam ng maraming salapi. Pati sugal ipopromote nyo. Maging magandang ehemplo naman kayo sa tao, lalo na sa kabataan. Ha? Hanggang dito na lang, mga busing, basta lagi yung tatandaan. Ang mali ating pupunain. Ang tama ay ating pupurihin. Ito po ang inyong lingkod, Mr. Vin Guapo ng Kabag. Maraming salamat. Adios.